Magandang araw, ako po si Raymond Lopez at ito na po ang balitang politika sa ating bansa. Si Bico Soto pa rin ang binoto ng mga taga-Pasig bilang kanilang mayor. Isang muling tatlong taong termino ang binigay ng mga taga-Pasig kay Bico Soto. Si Soto ang tumapos sa 27 years sa political clan ng mga Eusebio sa syudad. At sa ikatlong pagkakataon, Abby Binay, siya pa rin ang mayor ng Makati. Si Abby Binay pa rin ang nanalo bilang mayor ng ikalawang pinakamayamang syudad sa bansa. Ito ay ang kanyang ikatlong termino bilang mayor. Samantala, ang may bahay ni Richard Gomez ay siya ngayong mayor ng Ormoc. Si Lucy Torres ay pinalitan ang kanyang asawa bilang mayor, Wagi, sa City of Ormoc, Leyte. Inaasahang tatapo ito sa Senado sa taong 2025. At pinili pa rin ang pinakamayaman na syudad sa Pilipinas, ang Quezon City, bilang mayor nila si Belmonte pa rin. Belmonte pa rin ang sigaw ng mga taga Quezon City kahit pa makailang nabatikos ang mayora noong panahon ng pandemya. Siya pa rin ang sinisigaw ng taga QC. At Wagi naman po ang magkapatid na Duterte. Si Paolo Duterte po ay ang 1st District Representative ng probinsya at syempre ang Davao City Mayor ngayon ay si Sebastian Duterte. Ang 34 years old na si Sebastian Duterte ang tinanghal bilang mayor ng Davao City. Matatandaan, iniwan ni Sara Duterte ang kampanya upang lumaban sa pagka-vice-presidente. Huling nagkaroon ng senador na Muslim noong 1995. And after many years, meron na pong panibagong Muslim na uupo sa Senado. Ito po ay si Robin Padilla na nag-number 1 sa Senate. Ang huling senador na Muslim ay si Santanina Rasul na huling naupo noong 1995. At pagkatapos ng 27 years, mayroon muling tinig ang mga kapatid nating Muslim sa Senado. Narito naman ang mga pumasok na senador sa ating top 12. Pagkatapos ng 6 na taon, muling nagbabalik sa Senado si Jinggoy at pasok sa top 12. Nag-iisang oposisyon naman si Risa Hontiveros na nakapasok muli sa Senado. Bilang 13th place noong halalan 2019, sigurado ng muling pagbabalik ni JB Ejercito sa Senado. Makakasama niya sa Senate ang kanyang kapatid sa ama na si Jinggoy. Muling nanalo si Villanueva, ang anak ni Eddie Villanueva na may-ari ng ZOE TV o mas kilala ngayon bilang A to Z. Panalo pa rin si Subiri at Cayetano. Makakasama ni Cayetano ang kanyang kapatid na si Pia. Isa sa baguhan sa Senado si Mark Villar na anak ni Manny Villar na pinakamayamang Pilipino ng ating panahon. Makakasama niya ang kanyang ina sa Senado. Nagbabalik naman si Cheese Escudero sa Senado matapos maging governor ng Sorsogon. Panalo pa rin si Win Gatchalian. At number 3, ang kilalang host na si Rapi Tulpo, isa ng ganap na senador. Balik na sa Senado si Lauren Ligarda pagkatapos ng 3 taon. At ang numero 1, walang iba kundi si Robin Padilla. And no doubt, ang nanalong Vice President po sa Pilipinas ay walang iba kundi si Sara Duterte Carpio. Siya na po ang ating Vice President kapalit ni Vice President Lenny Robredo. Pumanglima naman si Atienza mula sa 9 na naglaban-laban sa pagkabise. Pang-4 ang doktor na si Willie Ong, Soto, 3rd pwesto at 2 naman si Panghilinan. At ang numero 1 ay si Sara Duterte. Matapos manguna sa survey, mas pinili ni Sara ang magbise kay Marcos na kinasama ng loob ng kanyang ama. Si Sara ang pinakabinotong kandidatong Pilipino sa kasaysayan. At ang nagwagi nga po sa pangpanguluhang eleksyon ay walang iba kundi si Ferdinand Marcos Jr. Pumanglima si Lacson sa 10 naglalaban-laban sa pagkapresidente, 4 ang mayor ng Maynila, 3 si Pacquiao, 2 si Vice President Robredo, at ang nagwagi ay si Ferdinand Marcos Jr. Ang kanyang pagkapanalo ay may record na may pinakamalaking bilang na bumoto sa isang presidente na halos 32 million. At after 21 years, muling magbubukas ang opisina ng First Lady. After 36 years, muling uupo ang isang Marcos. Umaas ang lahat na ipagpapatuloy nito ang proyektong nasimulan ni Duterte. Hangad din ng kanyang magiging administrasyon ang pagkakaisa nating mga Pilipino. Kaya't ang naging resulta ng eleksyon na ito ay galangin po natin dahil tayo ay Pilipino at kailangan magkaisa. At iyan na nga po ang resulta ng eleksyon 2022. It's me again, Raymond Lopez. Thank you for watching.